Kabanata 326 hanggang 330. Napalingon si Hayley Lawson at muntik nang matamaan si Alex Rockefeller. Itinaas ang kanyang baba, tinanong niya, "Ano ang ibig mong sabihin?" "Iyon." Sa pagtibok ng puso, nagmamadaling umatras si Alex. "Mayroon kang kakisigan at kagandahan ng isang batang babae sa lungsod. Ako ang kaakit-akit ng nayon noon." Hinawi niya ang buhok niya at tumalikod. Tinawag siya ni Hayley para bigyan ng regalo ang kanyang biyanan. Hindi siya palaging ang pinakamalusog, at ang kanyang kondisyon ay lumalaka makailan, kasama ang kanyang gana sa pagkain at pagtulog. Lumipas ang mga araw, naghahalusinate siya. Ang mga doktor ay naubusan ng ideya. Kahit si James Coney ay dumating, ngunit ang kanyang kondisyon ay patuloy na lumalala. Dahil sa desperasyon, pinuntahan ni Hayley si Alex para humingi ng tulong. Kumuha sila ng ilang gamit mula sa Nine Villa bago umalis. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating sila sa Golden Manor, isang mataas na lugar. Ito ay mas mahal kaysa sa Maple Villa at isa sa mga pinakahinahangad na lugar ng tirahan sa California. Ilang hakbang lang ang layo ng Sunset Lake, isa sa pinakasikat na atraksyong panturista ng California. Mapayapa, katahimikan, at may maraming sariwang hangin na ilalabas, ito ang perpektong komunidad ng pamumuhay para sa mataas na uri ng lipunan. Natagpuan sa mga residente nito ang mga multi-millionaires, mga retiradong ministro, o kahit na mga superstar celebrity. Ito rin ang perpektong lokasyon para sa mga senior citizen upang masiyahan sa pagre-retiro. Dahil dito, hindi inaasahang makita ang mga magulang ni Charles Carter sa mga residente nito. Alam ni Alex na malalampasan niya ang lahat ng naninirahan sa lugar na ito balang araw. Wala siyang pera o kapangyarihan, ngunit ang taglay niya ay ang kanyang sariling mga talento at makapangyarihang kakayahan sa pagpapagaling. "Hoy, anong iniisip mo?" Ipinarado ni Hayley ang sasakyan at napansin ang blankong ekspresyon ni Alex. "Hindi ito ang unang beses na nakita kitang distracted ngayon. Ano ang iniisip mo? Nag-aalala ka ba na baka mabuntis ako?" Gulat na napatingin sa kanya si Alex na dilat ang mga mata. "Gosh, nakakatuwa naman." Pumalaklak si Hayley. Kaagad pagkatapos, hininaan niya ang kanyang boses at sinabi sa mas seryosong tono, "Huwag kang mag-alala, magpapa-abort ako kung totoo ito." "Hayley, sigurado ka bang hindi tayo?" Kalahating minuto niyang tinitigan. After seeing his worried expression, she blurted, "Niloloko lang kita. Sandali lang, sinasabi mo ba sa akin na hindi mo pa ginagawa kay Dorothy?" "Malapit na tayo," nakahinga ng maluwag si Alex. "Sus, niloloko mo ba ko? Gusto mo bang turuan kita ng mga paraan?" "Damn it, may tao dito." Ito ay ang kanyang biyanan Zack Carter, isang maliit na matandang lalaki na may kalbo sa tuktok ng kanyang ulo. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Hayley nang makita siya. Kung saan nakita ito ni Alex bilang pagkasuklam at takot. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Alex ang butom na titig ni Zack na sinusuri si Hayley. Nabigla siya, naunawaan niya kaagad kung bakit negatibo ang reaksyon ni Hayley Lawson nang makita si Zack Carter. Malamang, alam niya kung anong klaseng tao ang matanda. Naramdaman ni Alex Rockefeller na tumataas ang kanyang init, ngunit agad na natuonang kanyang atensyon sa isang itim na bracelet na suot ng matanda sa kanyang pulso. Isang tipak ng enerhiya, na hindi nakikita ng mata, ang nagmula sa pulse rings at binalot ang matanda. "Ano ito?" Napapikit si Alex at nalaman na nagmula ang enerhiya sa isa sa mga butil sa bracelet. Ang mas nakakagulat ay kung paano nito pinasigla ang force sa kanyang katawan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, kailangan niyang magkaroon nito. Anuman ang kahihinatnan. Siyempre, hindi kriminal si Alex, hindi banggitin na hindi niya posibleng gawin ito sa ama ni Charles Carter. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang pagnanasa gamit ang lahat ng kanyang lakas. "Sino siya?" Napatingin si Zack kay Alex na may galit at may kaunting selos pa sa mga mata nito. Gamit ang kanyang third eye, nakilala ni Alex ang selos ni Zack, naghinala na ang kanyang manugang na babae ay niloloko ang kanyang anak na kasama niya. "Pare, isa siya sa mga kaibigan ni Charles at isang kamanghamanghang doktor, maging si James Coney ay walang iba kundi ang mataas na papuri. I invited him to check on mother's condition," sinyulang pagpapakilala ni Hayley kay Alex. "Oh," tumanggo si Zack kay Alex bilang pagbati.
Hindi siya masyadong interesado o tutol sa pagbisita ng doktor. Sa halip, ang uhaw niyang tingin ay muling natuon kay Haley. Napagtanto ni Alex na nakatingin si Zach sa nakalabas na kwelyo ng damit ni Haley habang nakayuko ito para kunin ang mga gamit niya sa trunk ng sasakyan. Crap! May kailangan siyang gawin. I cannot believe this. Alex trotted forward and pulled Haley aside. Hayaan mo akong kunin ito para sa iyo. Ang bigat, diba? Maraming salamat. Agad na. Inalis ni Zach ang kanyang tingin nang ituwid ni Haley ang kanyang likod. Nagpakita siya ng mabait na kilos at sinabing, siguro pagod ka pagkatapos ng lahat ng pagmamaneho. Bakit hindi ka pumasok at kumain ng pakwan? Naghanda pa siya ng isang pares ng panloob na tsinelas, balak niyang isuot mismo kay Haley kapag pumasok ito. Nakatuon ang mga mata nito sa nakalantad nitong mga binti. Bakit may kakulaitan si Charles para sa isang ama? Nagalit si Alex nang makita ang lahat ng mga twofold na ito sa harap ng kanyang mga mata. Napagtanto ba ni Charles na ang kanyang ama ay isang pervert na nagnanasa sa asawa ng kanyang anak? Habang papunta si Zach sa kusina para kunin ang pakwan, bumulong si Alex sa tenga ni Haley. Ang iyong diyanan, napansin mo, napatingin sa kanya si Haley na may hinanakit sa mukha. Napabuntong hininga si Alex. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang mga demonyong kalabanan, tila. Alam ba ito ni Charles? Kung walang ebidensya, ano ang masasabi ko? Maya-maya ay lumabas si Zach Carter na may hawak na plato ng hiniwang pakwan. Mabilis na iminungkahi ni Alex Rockefeller na suriin na lang ang pasyente dahil tumanggi itong kumain ng inihanda ng matandang pervert. Si Zach naman, gusto niyang umalis ang lalaking ito sa lalong madaling panahon. Hindi mahalaga sa kanya kung gumaling ang kanyang asawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay sa isang katandaan at makagambala sa kanyang paghahanap para sa isang batang nobya kung ito ay nabubuhay pa. Masayang pumayag sa hiling ni Alex, dinala niya sila sa kinaroroonan ng kanyang may sakit na asawa. Nakahiga siya sa kama nang makarating sila sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Sa maliit na frame, maliwanag na maganda siya noong kabataan niya. Taking gulat ni Alex nang malaman ang nangyari sa matandang babae. Makikita ang isang makamulto na aura na bumabalot sa kanyang katawan, tulad ng nangyari kay Haley Lawson. Na nagpaliwanag sa lahat, dapat ay nahuli niya ito sa kanyang biyanan dati. Wala siyang sakit pero sinapian siya ng demonyo. Hindi lang iyon, nagsimula na itong magkaroon ng hugis. Alex, kumusta ang biyanan ko? Magiging okay na ba siya? Tanong ni Haley. Bago pa siya makasagot, isang boses ng babae ang umalangaw mula sa labas ng kwarto, "I'm back, Dad." Isang babaeng nasa 20s, isang medyo kamukha ni Charles Carter, ang pumasok. Nakasunod sa likuran niya ang isang lalaki na may dalang bag ng doktor. Ang babae ay kapatid ni Charles, si Nancy Carter. "Haley Lawson, gusto kitang makita dito." Sarcastic na tawag ni Nancy kay Haley sa buong pangalan niya habang papasok siya at nagbabantang nakatingin. Pagkatapos ay tinulak niya si Alex palabas at sinabing, "Sino ka? Umalis ka sa dinadaanan ko." Inis na inis si Alex na pagdesisyonan niyang huwag nang ituloy ang gusto niyang pag-usapan kanina. "Nancy Carter, siya ang doktor na inimbitahan ko para tingnan ang kalagayan ni nanay. Maaari mo bang ipakita sa amin ang kahit kaunting paggalang?" Umiiyak na sambit ni Haley. "Doktor siya." Tumawa si Nancy at ibinalik ang atensyon kay Alex. Nakatingin sa kanya nang may panghahamak at panghahamak, sinabi niya, "Sigurado ka ba? Mukha siyang kamukhang kamukha sa akin. Panuurin mo ang sinasabi mo, Nancy Carter. Si Dr. Rockefeller ay kaibigan ng iyong kapatid, at personal niya itong inimbitahan upang makita kung ano ang kalagayan ni nanay. Kung pipilitin mong hindi igalang si Dr. Rockefeller, hindi kita mapoprotektahan mula sa mga kahihinatnan. Emph! Ang ginagawa mo lang ay pananakot ako sa kapatid ko." Itinuro ni Nancy ang lalaking nakatayo sa likuran niya at sinabing, "Hayaan mong ipakilala kita kay Dr. Jim Sabinsky dito. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang Imperial Doctor, ang estudyante ni Wallace Yoke." "Well, my good sir, kilala mo ba kung sino si Wallace Yoke?" Tumingin si Alex sa lalaki at inisip kung gaano kahirap para sa kanya na makilala. Ang nakakainis na alagad ng matanda. "Siyempre," tumango si Alex. Tumaas ang kilay ni Jim at sumagot, "Bakit hindi ka umalis dito? Hindi ko gusto ang pakikialam mo habang ginagamot ko ang pasyente ko mamaya.
Alam mo, makukulong kita sa isang tawag lang sa pagiging conman. Ngayon, Shu, umisi si Alex at sinabing kahit yung mentor ay magdadalawang isip bago magsalita sa akin ng ganyan. Sino ka para manghusga? Anong sinabi mo? Sino ka para bastusan si Dr. Yoke, ang Imperial Doctor ng Amerika, ng ganyan? Pulang-pula ang mukha ni Jim Sabinsky sa galit. Hindi niya matatanggap ang anumang uri ng kawalang galang na itinuro sa kanyang tagapagturo. Tapos ka na para, tumatawag ako ng pulis ngayon. Kailangan mong makulong para matuto kang huwag manloko at lokohin ang mga inosenteng mamamayan. Maging si Haley Lawson ay hindi siya napigilan sa pagdayo sa mga autoridad. Umiling si Alex at kinuha ang phone niya at nag-punch ng number. Bago sabihin ni Jim sa operator sa kabilang dulo ng linya ng kanyang issue, inabot ni Alex sa kanya ang kanyang cellphone at sinabing, gusto kang makausap ng iyong mentor. Sandali lang, napatingin sa kanya si Jim na nagtataka. Tiyak, hindi ito ang kanyang tagapagturo sa linya. Paano niya, ang Imperial Doctor ng Amerika, ay walang ingat na ibunyag ang kanyang numero ng telepono sa isang estranghero. Binuksan ni Alex ang speaker mode at mabilis na lumabas ang galit na boses. Ni Wallace Yoke, Jane Sabinsky, tanga, may ginawa ka ba kay Mr. Rockefeller? Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Siya ay isang kamanghamanghang doktor at kahit ako ay nagbibigay galang sa kanya. Darating ako ngayon din. Kung hindi kita makitang nakaluhod pagdating ko, iyon na ang magiging katapusan ng relasyon natin. Narinig ng lahat sa silid ang dumadagandong na pagsabog ni Wallace mula sa telepono, habang si Jim ay nawala ng masabi. Kailan ba nawala ang galit ni Wallace? Bakit niya pinakitunguhan si Alex ng may paggalang at paggalang? Gayunpaman, hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ni Alex kahit nasarado ang kanyang utak. Kailan gumawa ang Amerika ng isang bata at kahangahangang doktor? Natulala din si Nancy. Nagbigay siya ng matinding pagsisikap, humihingi ng pabor, lahat para lang matiyak ang tulong ni Jim. Sinong mag-aakalang bibigyan siya ni Haley ng mas makapangyarihang karakter? Tamang pagpipilian iyon, naisip ni Haley, na pinapunta si Alex. Wala siyang iba kundi ang purihin si Alex at napagtanto niya ngayon na lubos niyang minamaliit siya. Si Wallace ay itinuturing na pinakamahusay na medical na practitioner sa bansa. Ngunit kahit na siya ay kinikilala na siya ay hindi malapit sa antas ni Alex. Isa lang ang ibig sabihin noon, parang Diyos ang presensya ni Alex. Jim Sabinsky, lumuhad ka ba? Sigaw ni Wallace. Agad na lumuhad si Jim at umiyak, nagkamali ako, Master, please. Nabaluktot ang kanyang mukha sa hinanakit, hindi makapaniwala sa katotohanan si Alex ay isang doktor at mas magaling kay Wallace. Hang on, Mister. Rockefeller, andito na ako sa isang iglap. Kahit anong gawin mo, huwag mo pang gamutin ang pasyente. Please, hintayin mo ako. Pakiusap ni Wallace. Gusto niyang makita ang magic ni Alex na kumikilos. Tumingin si Alex kay Jim at sumagot, oo naman, maghihintay ako. Makalipas ang kalahating oras dumating si Wallace. Habang naghihintay sa kanya, hiniling ni Alex kay Jim na bumangon muli. Ngunit si Jim, na natatakot sa mga kahihinatnan na maaaring mangyari, ay tumanggi. Agad na sinampal ng matandang doktor ang mukha ng batang estudyante nang dumating. Tanga, kinawayan ni Alex ang kanyang kamay at sinabing, okay lang. Wala naman talaga. Siyang ginawang masama sa akin. Isa pa, kalahating oras na siyang nakaluhod. Sa tingin ko sapat na yon. Tayo, si Jim ay nasa malinaw sa ngayon. Labis na interesado sa iba't ibang mga paggamot at paraan ng pagpapagaling, nais ni Wallace na masaksihan ang mga kasanayan ni Alex sa pagkilos, ang dahilan kung bakit siya dumating sa lalong madaling panahon. Itinuro ni Alex ang matandang babae na nakahiga sa kama at sinabing, bakit hindi mo siya tingnan, Dr. Yoke? Agad na hinawakan ni Wallace ang pulso ng matandang babae at tiningnan ang pulso nito. Mabilis lang niyang ibinaba yon. Ang lamig ng mga kamay niya sa paghawak. Patay na ba siya? Bulalas niya. Umiling si Alex. Buhay pa siya ngunit hindi magtatagal. Kung hahayaan natin siya, hinihiling mo ang pagkamatay ng aking ina, hindi ba? Nagalit si Nancy Carter. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi pinansin ni Alex Rockefeller si Nancy. Ngayong nandito na ako, mabubuhay siya. Sino ang nakakaalam kung niloloko mo kami? Ganti ni Nancy. Samantala, muling sinuri ni Wallace Yoke ang pulso ng matandang babae.
Sa loob ng 3 buong minuto, nanatili siyang hindi gumagalaw na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas, umiling siya. "I'm sorry, sa tingin ko wala akong magagawa dito." Sinabi ni Alex kay Haley Lawson, "Bakit hindi mo ipaubaya ang lahat sa amin ni Dr. Yoke? Hintayin mo kami sa labas ng kwarto." "Mukhang maganda." Inihatid niya ang isang nakakunot noong si Nancy at Zack palabas. Umalis na rin si Haley. Nais ni Jim Sabensky na manatili at tumulong, bagaman, sa katunayan, naghihintay siya ng pagkakataon na ilantad ang panloloko ni Alex. "Sige, bakit hindi?" Umisi si Alex. 3 lalaki at 1 matandang babae na lang ang naiwan sa kwarto. "Sa totoo lang, pinuprotektahan kita sa pamamagitan ng hindi pagpayag na tretuhin mo siya," sabi ni Alex kay Jim. Itinuro niya ang matandang babae, nakita ang pag-aalinlangan ni Jim. "Ilang tao ang nakikita mo sa kama ngayon?" tanong niya. "Isa lang," sagot ni Wallace sa nalilitong boses. Umisi si Jim, "sa palagay ko nakita mo ang 2 sa halip." "Sir, bakit hindi ka magpatingin sa mata mo?" Pinandilatan ni Wallace ang kanyang estudyante kahit na ganoon din ang iniisip. Isang mahinang tawa ang pinakawala ni Alex habang itinuo niya ang kanyang chi sa kanyang mga daliri bago ito dumiretso sa kama. "Sabihin, ilan ang nakikita mo ngayon?" Inilipat nila ang kanilang atensyon sa kama at nagpakawala ng isang instant na sigaw ng takot, kasama si Jim na nanginginig at halos naihihi ang kanyang pantalon. Ang matandang babae ay nakahiga pa rin ng hindi gumagalaw sa kama, ngunit sa ilalim ng kanyang leeg ay nakaupo ang isang madilim na figure ng isang bata na tumutulo ng tubig. Hindi ito bata. Ito ay isang maliit na demonyo. Napalunok ng kaba si Wallace, nagtanong, "Ito ba ang napapabalitang Diabolical Reaper, Mr. Rockefeller?" "Guro, sa tingin ko iyon ay walang iba kundi isang alamat lamang. Walang multo sa mundo natin. Isa lang itong ilusyon," sabi ni Jim. Pinalo ni Wallace ang ulo ng kanyang estudyante. "Ano ang alam mo? Mayroong higit pa sa mundong ito kaysa sa ating mauunawaan. Umiiral talaga ang Diabolical Reaper. Nasaksihan ko ang isa noong kabataan ko. Ang mga pagkakataon ng paglitaw nito ay naitala rin sa iba't ibang panitikan na ipinasa sa mga henerasyon. Sa kasamaang palad, hindi ako pinahintulutang matuto ng sining ng shamanistic healing," sabi ni Wallace na may bahid ng panghihinayang sa kanyang tugon. Tanong ni Jim kung ganoon nga, itong matandang babae dito mismo ay walang sakit. Napossess lang siya, may sakit siya, anyway. Ang demonyong nagtataglay sa kanya ay sinisipsip ang buhay sa kanya habang nagsasalita kami, sabi ni Alex. Maaari ba natin siyang iligtas? Siyempre, madali. Naglakad si Alex patungo sa kama na may ngiti sa labi at sinubukang ilayo ang maliit na demonyo. Napasigaw ito at nagtangkang tumakas, nakaharang lang si Alex sa dinadaanan nito. Sa halip, tumalikod ito at tumakbo patungo sa isang sumisigaw na takot na si Jim. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay nang mahuli ang maliit na demonyo marahil sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang lambat. Bigla niyang napagtanto ang isang emblema sa maliit na demonyo na nakaturo sa isang direksyon sa harap kanan. May-ari ito, interesting. I wonder kung sino yon. Oh,